Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. May gagawin po akong truck, forward truck na ang engine ay 6BJ1. Hindi po siya kumakarga. Chichikin ko po yung alternator at saka voltage regulator kung okay pa po ba. So ito po yung fuse box ng tinitrace ko na charging system, kasi ayaw pong pumalo nung ampere gauge. Ibig sabihin, hindi po siya kumakarga. So nagpahabol na po, nagabang na po ako ng wire doon papunta doon sa voltage regulator, papunta po dyan sa baba. Diyan yung voltage regulator, kasi po nakita ko po doon wala pong power supply yung voltage regulator. Yung voltage regulator po nito siya ordinary po, yung nasa labas yung voltage regulator niya. Hindi po siya electronic type. Ito po yung gulo-gulo na nga po yung ano niya, yung wiring, kasi luma na tong truck na to, forward truck po to na 6BJ1. So ito po, naglagay na po ako dito ng ano, ignition power supply. Ayan po siya, para malagyan ko ng supply yung voltage regulator. Kasi yung voltage regulator dapat po may ano yun, mayroon siyang power supply. Sini ko tong iba. Magulo na yung ano niya, wiring, kasi either maluluwag na yung mga ano niya. Plus sa clip. Mahirap na pong asahan yon. Nakakaligaw lang pag nagto-troubleshoot. So ang gagawin muna natin, lagay tayo ng ignition power supply para masupplyan yung voltage regulator. Para malaman lang natin kung alin sa anong problema, kung yung voltage regulator ba o yung alternator. So yan po, ito po yung inabang ko doon. Ignition power supply po to. Pag pinihit yung susian, naka-ignition on, ito yung lalabas to. Chichikin natin doon sa voltage regulator. Ayan yung voltage regulator. Binunot ko siya. Nakabunot siya. Ito yung ignition power supply. Check natin yung dulo. Ito siya. Sabihin na i-susupplyan natin to, kasi wala siyang supply dito. Yan. Dapat may ito, walang power supply na pumapasok. Ganito lang po to. Itong voltage regulator na to, itong mayroong nakalawit na to. Ibig sabihin po, positive power ang papasok dito. Ito yung palatandaan. So nandito po siya sa center. Dapat mayroon po siyang supply to. Kasi pag wala, hindi po mag-activate tong voltage regulator, hindi gagana. Susan po yung gitna nito.
Hanapin po nito natin dito sa kabila. Ito po yung nasa gitna. Ito po siya. Since wala po siyang supply dito, hindi talaga siya gagana. Ilalagay po natin to para magkaroon siya ng supply. Ito po yung temporary na ano, para matrace lang natin. Ayan siya. So, isipin natin. Ito na po siya. Mayroon na po siya. Since mayroon na po siyang power, ilalagay naman po natin dito sa center para chichikin natin kung okay po yung alternator. Kailangan po mag-blink siya. Dito rin po sa tapat niya sa center. Ayan. Nakita niyo po. So, ibig sabihin, na-check po natin na may ano siya sa ano, yung rewind. Itong kabila po na to, ito yung papunta po ng alternator. Ibig sabihin, okay po siya. Okay po ang alternator, pero hindi natin malalaman kung hindi natin paandarin. Kailangan po natin paandarin yung makina para gumana yung alternator, kasi hindi po iikot yung ano, yung pulley ng alternator pag hindi pinander yung ano. Mapapatunayan po natin to kung paanderin yung makina. Dapat po aander yung makina. Yan, ganyan po ang mag-check. So malalaman na po natin kung alin ang may sira. Malalaman natin kung ala voltage regulator ba o alternator. So, paandarin ko po yung makina. Makikita po natin dito sa ampere gauge kung papalo siya o hindi. So, paandarin po natin. Yan. Pag pumalo po siya, ibig sabihin, okay yung alternator po. Pag pumalo siya, okay yung alternator. Pero pag hindi, may problema yung alternator. Kasi dapat papalo po, kasi may ano na dito, may kumikisap na. So paandarin po natin, ha. Ayos po yung alternator. Pero yan po, direct po yan. Direct connection po yan. I-accelerate po po. Naka-direct po yan. Pero delikado po yan. Dahil naka-direct siya, maninira po ng mga ano yan, mga lightings, kung ano-ano po. Marami siyang sisirain, kaya ginagamitan po siya ng voltage regulator. So para malaman po natin, lalagyan po natin ng voltage regulator kung okay po ba yung voltage circulator. So
So ang alternator po ay okay po siya. Dahil pumalo po siya, dinirect natin eh. Pero paano po natin malalaman na yung voltage regulator ay okay siya? Kasi ang voltage regulator po, malaki po ang obligasyon niya. Kukontrolin po niya yung voltage output para wag masira yung mga ilaw at kung ano-ano pa. Kasi pag walang mag-control po, tataas po yung voltahe niya. Hindi niya maibigay yung, hindi niya makontrol yung voltahe na lumalabas sa alternator. Kaya dapat yung voltage regulator nakakonek po siya. So malalaman po natin. Ito po. Halos papalo po siya dito sa ano, 60. Yan po, nakakasama po yan sa ano, sa mga lightings. Dapat hindi po siya papalo doon ng sagad. Pag nilagay po natin yung ano, ayan po, kinunik ko po yung voltage regulator, nakakonek siya. So, ito po yung resulta niya. So, ayan po yung tamang charge ng alternator na kontrolado ng voltage regulator. Ayan po. So, yan lang po ang dapat voltage output ng alternator. Actually po, hindi voltage itong reading na to. Current po yan. So, the higher current na output po, higher voltage po ang lalabas. So, hanggang diyan lang po dapat. So, yung kanina po, umaabot po ng 60. So, yung voltage po niya, aangat din po. So, maninira po yun. Kasi po ang ideal voltage output po ng alternator, ang ordinary po is kapag 24 volts ay dapat 28.5 volts lang po. Hindi na po tataas doon pag naka-idle tayo. Pero kung mag-accelerate po tayo, tataas po ng konti. Pero dapat pag naka-idle, yung regular engine RPM po na hindi tayo nagtumatakbo, hindi tayo nag-accelerate, dapat po 28.5 volts lang po. So pag tumaas po doon, marami pong sisirain. So yan po yung papel ng voltage regulator. Nakita nyo naman po kanina nung walang voltage regulator, tumaas po ng tumaas yung current na lumalabas dito. So, sa 24 volts po, ganun po. Kapag 12 volts naman po, dapat ay 14.5 volts lang po ang lalabas na hindi na po tataas doon sa 15. Kasi isang battery lang po siya. So kapag dalawang battery, kinonek nyo ng series connection, magiging 24 volts. Dahil yun ang magiging design ng sa pinaglagyan ng battery ng sasakyan. So 28.5 lang po. Huwag na po tataas sa maging 30 volts yung output. Ganun lang po dapat pag may pag maganda po yung alternator at yung voltage regulator. Ganon din po yung battery. Pag sira din po, may tama, hindi po hindi mag-automatic yung voltage regulator at alternator kasi karga lang po ng karga siya. So ganon po ang nangyayari. Kaya dapat po malaman natin pag ganitong problema kung alin po ba ang may sira, kung voltage regulator ba o alternator o yung battery. Tatlo po ang dapat nating alamin. So hanggang dito na lang po ang video kong ito.
Ayusin ko na po yung hindi ko na po ipapakita yung pagwawiring nito kasi haba pa po yung magiging video natin. So ang sira po ay power supply po ng voltage regulator. Kailangan ko lang po linyahan siya ng panibago kasi lumang wiring po to, baka nagkaroon ng disconnection. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Sana huwag po kayong magsawa sa panonood. Thank you very much po.